Daddy! May nakuha akong ano, bata. Sa may palengke kasi umiiyak. Eh, naawa ako. Kinuha ko muna. Nag-iwan ako ng number dun sa guard. Ibabae kasi. Ayoko namang iwanan dun. Guys, meron akong balak gawin. Balak kong i-prank si Daddy Romel. Pero hindi ko alam kung kakagat siya. Hindi ko alam kung maniniwala siya kasi galing ako ng Malabon. Hindi niya alam. Sinundo ko ang kanyang inaanak. My favorite niece. Ayan. Tapos, ang balak namin ni Maya, tinuruan niya talaga ako. Actually, ang may idea nito si Daddy niya, kapatid ko. Sabi, i-prank daw namin, sabihin ko, may nakita akong bata. Actually, nung una, nagjo-joke ako kasi sabi ko, gusto nga daw niya magbakasyon sa amin. Sabi ko, baka mamaya umiyak siya. Sabihin mo, pagka umiyak siya, ipapalalamove ko siya pa uwi. Tapos, sabi ko nga sa kapatid ko, ano ba yun? Sinabi ko, sabi niya, bawal pa yata, bubiyahe. Sabi ko, alam ko, pwede naman ba sa private vehicle? Tapos, sabi ko, eh di o ano, sabi ko rin sa mga sa pinsan ko sa ate ko, di pagka nahuli, sabihin ko, napulot ko eh, kawawa naman, inuwi ko na. Tapos sabi lang nila, sira, walang maniniwala sa'yo, iisa lang itsura nyo. Tingnan nyo naman guys, o, kamukha ako, di ba? O, para kaming pinagbiyak na Arenola. So, wala daw maniniwala na ano. Ano yun? Coincidence? Magkamukha kayo? So, anyway, yun nga, sabi ni Utol, i-prank mo kaya si Romel, sabihin mo, may nakuha kang bata. Tapos ano, tapos yun nga, binigyan ako ng idea. Si Maya, nagturo sa akin si Maya. Sabi niya, Tita Jamie, dito muna ako sa kotse. Tapos, baba ka. Tapos, sabihin mo nga, ano, papuntahin mo sa kotse. Tapos, saka mo ako puntahan. So, yun. So, naisip ko nga, sabihin ko, nung nagpunta ako sa palengke, may nakita akong bata na umiiyak at hinahanap yung nanay. Tapos, inuwi ko muna kasi walang nagkiklaim. Eh, naawa ako, babae pa naman. So, inuwi ko muna, tapos nag-iwan na lang ako ng, number sa guard para matawagan ako pag hinahanap ng nanay. So, tingnan natin guys kung kakagat si Daddy Romela. Malapit na kami sa bahay. Andito na kami sa kanto. So, tingnan. Kaya lang, hindi ko alam kung paano rin itatago kasi itong camera ko eh. Although, madalas naman na hawak ko to. Kunari na lang hawak ko. Pero, baka hindi ko siya makuhaan ha. Pakinggan nyo na lang guys. Kasi, mahahalata niya na nag-vlog ako pagka kinukuhaan ko siya. So, pakinggan nyo na lang. Itatalikod ko yung mic. Malapit na tayo eh. Sandali. Hingi lang ako ng tulong sa kanya. Paano kaya yung maniniwala? Itanggalin ko na lang kaya yung ano ko. Hindi maniniwala yun pag hawa ko to. Alisin ko na lang muna guys yung ano, yung phone. Hawaan ko lang yung phone tayo guys. Nagtanggal na ako ng seatbelt. Because we're here. Ayan. Sana maniwala. Ay, baby, tago ko muna dito, ako muna umupo sa ano. Makikita ka kasi agad diyan eh. Dito ka mag-sit sa kabilang side. Ang ingay ng dogs eh, sandali nga. Ang ingay ng mga dogs. Mahalata niya pag hawak ko. Daddy, may nakuha akong ano, bata. Sa may palengke kasi umiiyak. Eh, naawa ako. Kinuha ko muna. Nag-iwan ako ng number dun sa guard. Ibabae kasi. Ayoko namang iwanan dun. Kinuha ko muna. Ano siya, dadalhin? Dito muna. Hanggang sa tawagan ako ng guard kung kiklaim yung ano ng nanay. Tignan mo. Dito eh. Kawawa naman eh. Hindi, dito dyan sa ano. Oo, dito.
pilit. Alam mo ba? Sabi ni Raymond, lagi nga daw nire-remind. Tapos kagabi nung nag-pray daw sila, sinama pa sa prayer, sana sunduin na ako ni Tito Jimmy. Oh. Sama ka na kay Ninong. Madaming bibigay. Tao nga, siyempre tao. Naawa nga ako, pinulot. Umiiyak kasi nung nagpunta ako sa palengke, bumili ako garbage bag. Ayun, andyan. Andyan nga, tinan mo nga. Si Daddy nga, sabi ko tawagan. Kala ko na, baby lang pala. Baby nga.